Ngayon ay magluluto ako ng pasta. Ang lulutuin kong pasta ay ang tricolor rotini pasta. Mayroon namang plain kung ayaw nyo ng tricolor. So ngayon, uumpisan ko na ang pagluluto ng ating pasta. Ito na ang ating mga ingredients. Ang ihahalo ko sa ating pasta ay ang Italian sausage na mild. Umpisa na natin gayatin ang bawang. Nice! Tapos na tayo sa bawang. Isusunod naman natin ang sibuyas. Nice! Ngayon naman isusunod natin ang fresh parsley. Nice. Ngayon naman, natin i-chop ang ating parsley. Ang susunod, ito naman ang mushrooms. Lilipat na tayo sa stove at umpisahan ko ng mag-isa. Mainit ng ating kawali. Instead na bawang or sibuyas, ang uunahin ko, gusto kong unahin ang Italian sausage kasi yung sarili niyang oil, gusto kong igisa doon ang bawang at sibuyas para lalong maging malasa ang ating pasta sauce. Ito, lumabas na yung sarili niyang fats. Ilagay na natin ang bawang. Isunod na ang sibuyas. Kung gusto nyong lagyan ng butter, pwede rin. Pero ako, hindi ako maglalagay ng butter ngayon. Wow! Lagyan natin ng ground black pepper, garlic salt, kunti lang, mga a pinch lang. Ilalagay ko na ang ating fresh parsley. Usually, yung mga iba, nilalagay nila last ang parsley. Pero gusto kong isabay sa ginigisa ko para yung amoy, yung aroma ng parsley mabango kasi. Ilagay na natin ang marinara sauce. Ilalagay ko to lahat. Susunod natin ilagay ay ang mushrooms. Ang gamit ng mushrooms ay ang pang-salad. Pwede rin kayong gumamit ng regular mushrooms. Depende sa inyo guys kung anong gusto ninyo. Ilalagay ko lahat. Okay, haluin natin. Wow! Kumukulo na. Ang bango. Titikman ko na itong ating sauce. Perfect. Dito naman sa isang kasirola, nagpapakulo na ako ng water para sa ating pasta noodles. Lalagyan ko ng kunting olive oil. Lalagyan din natin ng a pinch of salt to add a taste.
Dahil kumukulo na, ilalagay ko na ang pasta. Gaya ng sinabi ko kanina, tricolor ang aking gagamitin na pasta noodles. Pero kung ayaw nyo naman ng tricolor, yung plain mayroon sila, yung ganito lang. Wala lang, gusto ko lang tricolor. Ibuboil natin ito ng mga 8 to 10 minutes. Halo-haloin para maiwasan ang pagdikit-dikit ng mga noodles. Habang pinapakuluan ko yung ating pasta noodles, meron tayo ritong French bread at gagawin ko siyang garlic bread. Masarap ang pasta pag may kasamang garlic bread. So, ito ang gagamitin ko. Ngayon, i-slicing ko ito ng paislanting ng konti para naman maganda-ganda ang itsura niya. Itong menu natin ngayon, para na rin kayong kumain sa Italian restaurant. Kung nakikrib kayo ng pasta o gusto nyong kumain sa Italian restaurant, itry nyo ito at least kayo na mismo ang magdadala ng Italian restaurant sa inyong bahay. Mayroon akong unsalted butter dito at ito ay room temperature. Lagyan natin ng butter ang ating bread at ilagay natin sa ating baking pan na may parchment paper. Both sides lalagyan natin. Brush-brush lang lang ng ganyan, oh. Brush-brush-brush lang. We dance-dance like that, oh. Habang pre-prepare ko pala itong aking bread, wag, sa mga bago sa aking channel, kung hindi nyo pa nabibisita ang aking website, pakibisita. Lahat ng mga kailangan ninyo ay halos andoon na, magmula sa furnitures, damit, pang babae, pang lalaki, pang bata, pang matanda, pati shoes, jewelries, andoon na lahat. Maraming salamat! Ang pangalan ng aking website, Tita Mari's Kitchen. Itong ating bread, i-bake ko lang ito ng mga 6 to 8 minutes. Depende kung gaano nyo gustong ka-crunchy or crispy ang inyong bread. Lalagyan ko siya ng garlic powder. Both side din. Lalagyan din natin ng dry garlic parsley. Doon naman sa isang side. Ready na itong ating pasta noodles. Kailangan ko nang i-drain. So, ito yung itsura ng ating pasta. Gusto kong makita ninyo bago ko ilagay doon sa sauce. Kaya, yan, i-drain nyo lang. Tapos ihalo nyo na kaagad sa inyong pasta sauce. Hahalo ko na ang ating pasta noodles, ang ating rotini noodles. Okay.
natin. Wow! Kita nyo yan, guys. Wow! Nambango talaga yung amoy niya. Nakakagutom. So, ito, pwede na. Turn off ko ng stove. At ready na tayong kumain. Lagyan natin ng kunting ground black pepper. Ito na yung ating rotini pasta. Halina kayo, samahan mo na ako, kainan na. Hey, that's pretty good. Siyempre, hindi matatapos ang aking video na hindi ko titikman ang aking pasta rotini. Grabe! Masarap! Sana itry nyo itong aking menu ngayon dahil talagang malasa. Pasta, tapos mayroon ng garlic bread. Napakasimpleng gawin para na rin kayong kumain sa restaurant. Isa pa nga, kasi kanina pa talaga ako nagugutom. Talaga yung aking appetite, sinave ko rito. Pakinggan nyo to kung gano'n siya ka-crunchy. Masarap talaga. Lahat ng aking ingredients na ginamit sa recipe kong ito, nasa baba ng aking video. So, maraming salamat! Itutuloy ko na ang kumain. Tatakbo ko na to! Bye-bye!